good news sa mga kapatid natin sa south ng Metro Manila ang pagbubuka sa publiko ng unang phase ng LRT Line 1 Extension Project. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Mas mabilis na ang biyahe ng mga kababayan natin naninirahan sa south. Binuksan na kasi nitong weekend ang limang bagong estasyon ng LRT 1 Cavite Extension. Nagamit na ng mga commuters sa unang phase ng LRT 1 Cavite Extension Project nitong Sabado. Ang mga bagong estasyon, Redemptorist, MIA, Asia World, PIDX, Nino Aquino at Dr. Santos. Kaya inaasahan na rin ang nasa 80,000 na dagdag pasahero ng LRT 1 araw-araw. Convenient siya, lalo na pag sa sukat na side kasi kasi mahirap sumakay. Since meron na dito, madaling makapunta po ng North or even here sa mas mapapabilis din ang biyahe ng mga commuters. Hindi na lalagpas sa isang oras sa pagitan ng Fernando Poe Jr. Station sa QC at Dr. Santos Station sa Paranaque. Malaking ginhawa ito para sa mga commuters na madalas naiipit sa traffic, nakikipagsiksikan at nakikipag-agawan ng upuan sa mga jeep. Mahirap lang yung sakay. Nung inilipat nila yung way ng mga bus na pumupuntang Mendia, mas lumayo yung biyahe. Lumalakad pa kami from sinubukan natin ang bagong bukas sa LRT 1 Cavite Extension mula Redemptorist hanggang dito sa PIDX Station. At ang maganda dito ay interconnected ang LRT sa PIDX. Bahagi ito ng public-private partnership sa pagitan ng Department of Transportation at Light Rail Manila Corporation na nagalayong bawasan ng oras ang biyahe mula QC hanggang Paranaque. Mas pinabilis at mas abot kaya na ang pag-commute sa Metro Manila dahil sa mga bagong istasyon na ito, hindi na magiging amuyuso at magmumahagard ang mga commuters pagdating sa kanilang pupuntahan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hati ang mukha ng balita.